traidor! Fala, traidor! Fala, traidor! Isa sa pinakamatapang at pinakamatalinong general ng ating kasaysayan, si General Antonio Luna. Magaling siya sa sandata. Ito pala yung ano niya, ito yung key dun sa kanyang pagiging warrior, no? Marksman, expert marksman. Pero hindi tulad na ibang bayani, kapwa Pilipino raw ang kumitil sa kanyang buhay. Masyado ka mayabang ka! Lumabas siya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapiligid na sundalo ng mga kawit batalyon. O ayun, kaya tataga na siya. Magandang gabi. Ako si Martin Andanal. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay General Antonio Luna dito sa Crime Classic. Magiting na bayani, matapang na general, yan ang naging tatak ni General Antonio Luna sa ating kasaysayan. Ika-29 ng Oktubre 1866, ipinanganak ang bunso sa 7 magkakapatid na si Antonio Luna. Nakatatandang kapatid niya ang tanyag na pintor na si Juan Luna. Si Antonio Luna ay ang pamilya niya ay Ilocano, no, pero dito na siya sa Maynila pinanganak, no, at sa Binondo na. So anong ibig sabihin nun? So lumaki si Antonio Luna sa lugar na kumbaga isang commercial district, no? At masasabi nating may kaya yung pamilya niya. Kaya nga 'di ba napag-aral pa siya sa Ateneo, no? At maging yung kanyang mga kapatid ay nagkaroon din ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos sa ibang bansa, no, sa Europa. At ganoon din naman si Antonio Luna. Sa edad na 15, nagtapos sa kursong Bachelor of Arts sa Ateneo Municipal de Manila si Antonio Luna. Bata pa lang eh, kinakitaan na siya ng debosyon, no, sa pagdukal ng karunungan. So, nung mag-prep siya sa Ateneo, siya ang naging top. Nung matapos yung equivalent ng AB, nagpunta siya sa USC, nagpa-enroll ng pharmacy. At doon, una niyang nakuha yung gantimpala sa isang paliksahan celebrating one of the known Dominican in the history of the order. Nagtungo sa Espanya si Luna para ipagpatuloy ang pag-aaral ng pharmacy. Dito niya nakilala ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Itinayo nila ang pahayagang La Solidaridad para ilathala ang mga maling gawain ng mga Kastila. Ginamit ang alyas na taga-Ilog sa pagsusulat. Eventually, nang magkaroon ng La Solidaridad Organization and La Solidaridad Fortnightly, nakasama siya at naging miyembro siya ng staff for 2.5 years. At hindi lang nun, even earlier than that, nag-aaral na siya ng military science. Noong 1898, panahon ng giyera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano, formal nang sumali si Antonio Luna sa revolusyon sa ilalim ng paumuno ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At nang siya nga ay mabigyan ng pagkakataong sumami sa himagsikan laban sa mga Amerikano, ay binigyan siya ng posisyon o nagkaroon siya ng pagkakataong mamuno sapagkat ito nga, may background siya sa military strategies. No? Laban sa... Yung old revolutionaries under Aguinaldo, nasanay yun sa guerrilla training and tactics, no? Ngayon, si Luna, dala niya yung moderno na pananaw kung anong gagawin sa army,
kung anong organisasyon na dapat gamitin. Ngunit sa pamumuno ni General Antonio Luna, hindi may iwasang may ilang kawal si Pangulong Emilio Aguinaldo ang hindi basta-bastang sumusunod sa sistema ng matapang na general. Dapat ang sundalo may disiplina. Ano tinatawa-tawa mo dyan? Gusto niyo talaga disiplina. Pag nagkaroon ng pagkakamali ang isa, hindi mo basta-basta pabukasahan yan. Kasi personal yung relationship niyo. Yun yung hindi gusto ni Antonio dun sa army. No? Kaya gusto niyong baguhin yun. So tumaas ng tumaas yung rango niya hanggang maging pinuno siya ng buong hukbo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. May mga tao na sumuway sa kanya. So may mga laban sana na nanalo sila. June 12, no? Independence Proclamation, etc., etc., no? Dinala siya doon sa kawit pa yata noon ang kinalalagyan nila Aguinaldo at with that recommendation and of course with Mabini's support he was accepted. Napasabak si General Antonio Luna sa maraming labanan noong panahon ng Filipino-American War. At isa sa bantog na labanang kanyang sinalihan ay ang giyera sa Caloocan. Sumanga sa kanya yung buong Filipino Army at saka ang mga leaders kasi kailangan maganda tayo sa counter-attack. Yung counter-attack noon was February 23. Ang ganda nila eh. Ang ganda ng plano eh. Merong manggagaling sa norte, merong manggagaling sa east, merong manggagaling sa south. Pagsasalikupan nila yung mga kano, no? Magiging matagumpay sana noon ang kampanya ni General Antonio Luna laban sa mga Amerikano. Hindi ka natulong sa kawit. Magmadali ka! Ngunit walang tulong mula sa kawit Cavite ang dumating sa... Atras! Manolino was captain of the kawit battalion. Sabi, itong si Manolino eh, ayaw niya sumunod dahil nasusundin lang doon niya. Si Aguinaldo. At ang nangyari noon, no? Halos nalansag ang kamay nila ang lalo ng tundo. Ba't hindi kayo sumunod? Humingin kami ng tulong sa inyo pero hindi kayo rumuspende. Manito, isaarmahan sila. Simula ngayon, tanggal na kayo sa servisyo. Dahil dito, pinarusahan at dinisarmahan ni General Antonio Luna ang batalyon ng Kawit. Balik mo yung mga gitla nila. Bagay na hindi sinang-ayunan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. At ibinalik muli sa serbisyo ang mga tauhang tinanggal ni General Antonio Luna. Maraming salamat, Presidente. Dalawin na sana. Sige, makakabalik na kayo sa serbisyo. Maraming salamat, Presidente. Dahil dito, pinabuti na lang ni General Luna na magbitiw sa pwesto. Sa araw na to, magbibitiw na ako sa aking tungkulin. Hindi ko na kayang pumanuan ang hukbong hindi naman sumusunod sa akin. Ngunit hindi ito tinanggap ni Aguinaldo. Hindi ko ito tatanggapin. May araw ka rin, Luna. Maiisaan din kita. Saan ba dadalhin si General Antonio Luna? Dapat ang sundalo may disiplina. Nang kanya mga prinsipyo at paniniwala. Ano tinatawa-tawa mo dyan? At paano nga ba siya namatay sa kamay ng kapwa Pilipino? Gaano katotoong mga taga-suporta ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang pumatay kay General Antonio Luna? Ito ba ang tunay na kwento ng ating kasaysayan o pawang haka-haka lamang? Sadyang napakayabang talaga yung General na yan, Luna. Hindi nagustuhan ng ilang kasamahan ni General Antonio Luna ang kanyang pagiging istrikto at prangka. Mas lalo pa itong sumiklap ng manindigan ng General sa ating kalayaan. Nagkaroon ng Treaty of Paris, no? December of 1898. Okay, para matigil natin ang gulo nito, bigyan natin ng autonomy ang Pilipinas. But under the Americans. So yung pro-autonomy, Paterno Benjamino,
anti-autonomy, Mabini and Luna, Liverpool Independence, etc. Saka, yun na ngayon ang naging antas ng bagong sikulot. Sa halip na magkaisa, ang usapin ng pagiging autonomiya at pagkakaroon ng sariling kalayaan ng siyang pinagmula naman ng pagtatalo ni na General Antonio Luna at Felipe Buencamino. Pagka si Antonio Luna nagalit, yung mga tao niya, sinasampal niya talaga. Sinampal niya si Buencamino. Eh, si Buencamino, hindi naman yan basta-bastang tao. Isa ay mataas na tao, siya ay may sinasabi sa lipunan. Hindi pwedeng hindi magalit kay Antonio. Ang alam natin at ito'y sigurado tayo, nagbalak si Felipe Buencamino na kapagsabwatan siya kay Pedro Hanolino. Sila yung nag-usap, nag-plan siya. May araw ka rin, Luna. Maiisahan din kita. Presidente, may napag-alaman po ako. Ano yun? Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkurita. Bukod sa dumaraming kaaway, lumalakas din ang bulong-bulungan na plano raw agawin ni General Antonio Luna ang pagiging pangulo mula kay Emilio Aguinaldo sa pamagitan ng kudeta. Ibig ba ni Luna na ikudeta si Aguinaldo? Ang basis nila, June 2, naglabas si Luna ng kanyang suggestion na magkaroon ng bagong gobyerno. Kasi nga, di ba, si Luna, si Mabini natanggal, mga May, pro-autonomy, pati ano po yung Camino, faction. So, yun June, nakikita niya, sumasama ng katayuan at nag-suggest siya ng bagong gobyerno under Aguinaldo, pero ang isa sa mamumuno, si Luna, at meron siyang cabinet. Yun ang tinatawag na Gabinete de Puwersa. So it was actually offered earlier by Aguinaldo to Luna. But that was the time when Aguinaldo still had the hope for Mabini. E nung una na yon, siguro hindi pa masyadong nabigat ang problema, ayaw ni Luna. Pero nakita niya bumibigat, kailangan na ito. Doon mo makikita yung problema ng pagsisimula ng ating pamahalan, nating digmaan, hindi mo makita yung talagang pagkakaisa sa hanay ng mga namumuno. Andoon yung sad to say, no? Makikita mo doon yung problema, no? Yung paghahangad ng kapangyarihan, inggitan, siraan, na nagpabagsak, no? Doon sa kanilang pwersa. Nang humihina ang gobyernong pinamumunuan ni Aguinaldo, ipinatawag niya si General Antonio Luna sa pamagitan ng isang telegrama. Ayon sa librong The Rise and Fall of Antonio Luna na isinulat ni Vivencio R. Jose, inimbita di umano ni Aguinaldo si General Antonio Luna na pumunta sa kumbento ng kabanatuan upang pag-usapan ang magiging bagong gabineteng nais pamunuan ng General. Napansin ng iba, bakit ba parang onwar puti ng kabanatuan? May kanyon pa. Nakatalatag ng mabuti ang mga sundalo. Talagang inaabangan siya. Hindi lang yon. Bakit may mga sundalo after kabanatuan come, go south? Bakit meron sa nag-aabang sa San Leonardo? Bakit may nag-aabang sa San Isidro? Bakit sila nasa Angeles patung Bambang? In other words, kahit na saan mapunta si Luna, may nakabang. June 5, 1899, dumating finally si Antonio Luna sa kumbento ng Kabanatuan. Pagbungad niya doon sa kumbento, doon sa mismong pintuan, kitang-kita niya, no? Pedro Hanolino, kapitan, pinuno ng Kawit Batalyon. Sabi ganyan ni Antonio Luna sa Kastila, no? Hindi ba't pinatanggal na kita dahil sa karuwagan mo, tapos lakas ng loob mong pakita yung mukha mo sa akin? Eh, yung agad na banat niya. So, asam na siya nung pagpunta pa lang niya, no? Tahimik lang si Hanolino. Pero ang mas ikinagulat di umano ni General Antonio Luna ay nang abutan niya sa itaas ng kumbento si Felipe Buencamino, ang taong nakaalita niya tungkol sa pagkakaroon ng autonomiya sa Pilipinas. Si Duisider, but Buencamino, wala ka na bakbakan, jewel, verba jewel. Tapos habang nagbe-verbal doon, may pumutok sa labas. Di lalong nagalit si Luna.
Galit na bumabadi umano si General Antonio Luna. Sino ang nagpaputok? Sino? Kinumpronta raw niya ang mga sundalong kasama ni Hanolino kung sino sa kanila ang nagpaputok. Dito na raw naganap ang hindi inaasahang pagkitil sa buhay. Atok, mayabang ka! Bumaba siya, nakita niya ngayon si Hanolino. At hindi lang yon, yung mga nakapiligid na sundalo, mga kawit batalyon. O ayun, pinagtataga na siya. Hanolino. At yung taga, na una, si Hanolino. Si, well, kami naman tanda na nun eh. Hindi na pwede na. Tapos mga sundalo na. Sunod-sunod na saksak, pinagbabaril, yung na Pedro Hanolino at yung kawit batalyon. Hindi siya tinitigilan hanggang dumating yung kanyang aide na si Francisco Roman, si Paco Roman. At kakahintay na inip, pagkita niya, no, pinapatay na yung ano niya, yung kanyang ano, pinuno, no? Ngayon, pagtatanggol niya sana, siya rin ay inundayan na rin ng ano, binaril na rin siya, inundayan ng saksak. So, dalawa silang na-assassinate, si Antonio Luna at si Francisco Roman. Mga traitor! Pinilit man lumaban, hindi na rin kinaya ng general dahil sa dami ng sugat na kanyang tinubog. Malinaw na sa kanya kung ano nangyayari, no? Sabi niya eh, assassins, mga traitor, cowards. Mayroon tatlong pungsang sa pinag. Wala na siyang nagawa. At sa plaza sa kabanatuan, binawian ng buhay ang matapang na general. Kahit na gano'n, lumaban siya, tumatakbo siya para makapunta ng kasada. At bumunod ng baril, eh ang daming nagtulong-tulong sa kanya. Eh nakagulapay na siya, no? Eh usually kung nakagulapay na ako, minsan eh gumagalaw na gano'n, no? Kung gumalaw siyang gano'n eh, nagtakbuhan yung mga ano eh, yung mga umaatake sa kanya. Dahil talagang malaki ang takot kay Luna. Nang araw na paslangin si General Antonio Luna, ipinakuha at ipinasira raw ni Felipe Buencamino ang lahat ng dokumentong nakuha sa mga labi ng general. Ngunit may isang babae raw ang dumungaw sa bintana ng kumbento. Nung namatay na si Antonio, meron daw lumabas na matandang babae doon sa bintana ng kumbento. Tumanaw yung matandang babae. Sabi niyang ganyan, nagalaw pa ba yan? Yung isang version naman, eh sinabi niya, nagalaw pa ba yan? Mga mamamatay tao kayo, mga masasama kayo. So, yung isang version, parang sinisigurado niyang patay na. Yung isa naman, sinabi na, ano kayo, no? Mga masasamang tao kayo, pinatay niyo siya. Sa dalawang version na to, iisa yung sinasabing taong matanda na ito. At ito yung nanay ni General Emilio Aguinaldo. Si Trinidad Fangi Aguinaldo. Dahil dito, lumabas ang usap-usapang maaring may kinalaman si Emilio Aguinaldo sa ginawang pagpaslang kay Antonio Luna. Pero mahirap din kasing tukuyin din si Emilio Aguinaldo kasi hindi lang naman siya yung posibleng kumaga may kakayanan ang gawin doon. No? Maraming iba pang pinuno, mga kapanalig rin nila. Grupo-grupo rin sila eh, na ayaw rin kay Luna. Eventually, si Apolinario Mabini, nagsulat siya ng memorias niya sa na revolusyon. The Philippine Revolution, La Revolucion Filipina, sa Guam, no? Habang naka-exile siya. At doon ipinakita niya, ayon sa kanyang sulatin, na hinint niya na parang may kinalaman talaga si Emilio Aguinaldo doon sa pagkamatay ni Andres Bonifacio at ni Antonio Luna. At ito yung isa sa dahilan kung bakit nabigo, bumagsak ang Republika. Ano ang naging motibo para paslangin si General Antonio Luna? At bakit si dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang itinuturong utak sa krimeng ito? Mga traitor! Mga traitor! Si General Luna ay gumagawa ng pangkat laban sa iyong pamumuno. Balak po yata magkurita. Maari kaya na ang bulong-bulungan na aagawin di umano ni Luna kay Aguinaldo ang pagiging presidente ng Republika ang nag-udyok na ipapatay ang matapang na general?
Kailangan natin malaman kung yung telegrama na yun ay talagang galing sa kanya. Ang problema, pagkamatay na pagkamatay niya, di ba? Pagkasaksak sa kanya, namatay na siya at lahat. Ang order ni Buen Camino sa mga guwardiya ay lahat ng dokumento na nasa bulsa niya, kunin niyo lahat. So kung sana kung mahanap yung telegramang yun, makikita natin kung pirma nga ni Aguinaldo yun, sulat niya nga yun. Pero hindi na mangyayari yun kasi nga pinagutay-gutay na nila yan. Sinira na nila yung mga ebidensya na yan. O, no evidence, no case. Presidente, galing kay General Luna. Pero ayon di umano sa kampo ni Aguinaldo, sila raw ang pinadalhan ng telegrama ni Luna tungkol sa pagpunta nito sa kabanatuan. Kasi minimintay ng Aguinaldo faction na si Luna ang nagpadala ng telegrama at hindi sila. Eh sabi nung bakit hindi tinago? Yung kung si Luna nagpadala, bakit hindi tinago naman ng telegrama? So walang evidence na si Luna. Samantalang si Felipe Buencamino, piniling kay Aguinaldo na linisin ang kanyang pangalan sa pagkakasangkot sa pagkamatay kay General Antonio Luna. Kaya ang ginawa ngayon ni Buencamino, sumulat siya. Humihingi ng parang clearance kay Aguinaldo. Nawala siyang kinalaman yun ang hinihingi niya kay Aguinaldo. Hindi binigay ni Aguinaldo. Kapag binigay ni Aguinaldo, lalabas na si Aguinaldo ang diretsong nagpapatay. Isang araw matapos mapatay si General Antonio Luna, pinarangalan at inilibing ang kanyang mga labi sa kabanatuan. Ayon pa rin sa aklat ni Vivencio Jose na The Rise and Fall of Antonio Luna, dinaluhan ng mga mismong pumatay kay General Antonio Luna ang kanyang libing. Apparently, nung ang naglibing sa kanya at nagkaroon ng funeral service for him, yung may mga taong pumatay sa kanya. Ang isa sa mga nananatiling paraisipan ay wala ni isang naparusahan sa mga pumatay kay General Antonio Luna. Dahilan upang isipin na may basbas ng nakatataas ang isinagawang pagpatay sa General. In fairness to Aguinaldo, nagkaroon siya ng pagkakataon sa kanyang mga gunita ng himagsikan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Kung meron daw siyang pagkukulang doon sa nangyari sa kabanatuan, ito yung hindi niya napanagot yung mga tao na gumawa noon. So doon mo makikita na sa at least sa kanyang gunita, tinuturing niya na nakila talaga si Antonio. No? May kahinaan, pero yun nga, nagkaroon ng away yung mga tauhan niya at hindi niya napanagot yung mga gumawa noon. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula ng paslangin si General Antonio Luna. At sa tagal ng panahon, mas marami pa rin na naiiwan na katanungang naghihintay na mapunan ng mga kasagutan. Gayunpaman, ang mas mahalaga raw ay ang mga aral na naituro at natutunan natin mula sa nagdaang kasaysayan. Ultimately, sa huli, ang aral sa buhay ni Antonio Luna, no? Sa kabila ng mga personal flaws mo, huwag kang titigil na magmahal sa bayan. Kasi kikilalanin din yan o it will not be in vain. May patutunguhan yan. Sa panahon ng digmaan, nasubok yung kanilang karakter. Diba? Ano ba talagang yung sinulong nila? No? Self-preservation, sarili interest o talagang buwis buhay para sa bayan. No? Yun yung mga pagkakataon. At the same time, yun nga, pag tinignan natin, sinubukan natin din, nagiging critical tayo. Nagiging critical tayo sa sarili natin, no? At doon sa mga namumuno sa atin ngayon. Nakita na natin, bumagsak ang unang republika ng Pilipinas, ang ating unang pamahalaan, sapagkat hindi nagkasundo-sundo, hindi nagtulungan, hindi rin talaga nagtulungan. Naging problema yung politika sa unang pamahalaan ni Aguinaldo. Sana matuto tayo. Kasi pag matuto tayo, ay maintindihan natin na kailangan hindi na ito maulit. Atok, mayabang ka!
traitor! Nananatiling palaisipan kung sino ang may kagawan sa pagpatay kay General Antonio Luna. Masakit isipin na kapwa Pilipino ang tumapos sa buhay ng ating magiting na general. Ngunit kailangan natin itong tanggapin bilang bahagi ng ating kasaysayan. Magandang gabi. Ako si Martin Andanal. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan. Dito sa Crime Classics.